Yan. I'm here again. Anyway, welcome to Manel, and gusto ko mag-thank you doon sa mga nagsasubscribe dito sa bagong channel ko. Actually, wala pa tong 1 week. Pero maraming salamat sa 29 subscribers, sa mga viewers, sa mga nagsusupport. Shout out kay Bads Minsu, kay Kuya Marlon. Thank you sa inyo. And anyway, sabi ng pamangkin ko, Tita Ja, sabi niya, Tita Ja, shout out po naman ako pag gumawa ka ng video ulit. Anyway, eto na, shout out sa aking magandang pamangkin, kay Kasum Ikeyen, Takatsu ng Holy Infant Academy, yan sa Calapan City. Anyway, Sunday ngayon, day off ko kanina. And after ng work ko, naka-idlip na pala ako. Ayun, naka-idlip na ako kasi sinasanay ko na talaga yung sarili ko na maagang matulog. Yun, ginigain ko na ulit yung aking fats na lumisan. Ayun, parang siya lang. Ayun, joke. Anyway, 11 p.m. now. So, magandang gabi and good night dun sa iba. So, may nag-PM kasi sa akin. Last week pa to. So, medyo nakalimutan ko na siyang replyan. Then, nagkaroon ako ng idea na sige na nga, ilagay ko na lang siya sa vlog ko. Anyway, ang sabi niya, ganito. Ate Jo, niya, ano yung sikreto mo kung bakit hindi ka nagkakaroon ng pimples? As in, pimples. Yun talaga yung napansin niya sa akin. And anyway, thank you sa iyo, be, kasi napansin mo pala na hindi ako nagkaka-pimples. Ayun. So, nasend ko na sa kanya yung tips and ayun. I-vlog ko na rin para maka-help dun sa iba. Tayo kasi mostly sa atin, girls, yung skin natin, yung face natin, masyado yan sensitive. Dati hindi ko yan alam. Hindi ko yan alam dati kasi ano lang ako eh, simple, hindi naman ako mahilig mag-makeup. Wala lang, parang napakasimple ko lang talaga pagdating sa face ko. Ay, yung nakasanayan ko lang kasi na hindi ako masyado nag-makeup, ganun. Kaya siguro, tumanda ako ng ganito na I don't know kung paano mag-ayos ng tama pagdating sa face. Pero, so thankful kasi may nakakapansin pala ng mukha ko. Ayun. Anyway, hindi to filter ha. Yung video, hindi siya filter. So, maganda lang yung cam ko and sobrang bright talaga nung ilaw ko sa kwarto. So, nag-mix siya. Kaya yan. Parang anti-tisay ko. Parang anti-tisay ko. Anyway, ewan ko lang. Yun na lang mga nakakakita sa akin ng personal lang magsasabi kung maputi ba talaga ako or fake yung puti ko. Anyway, so bigyan ko kayo ng tips kasi yung ginagamit natin sa mukha natin, yung mga cream, mga toner, meron kasing matatapang pero hindi ka naman pinaglaban. Joke. I mean, talaga yun. No? Meron kasing matatapang na mga toner tapos yung mga chemicals na ginagamit yan na hindi siya fit sa mukha natin. Diba, hiyangan naman. Marami ako napanood kasi na dito, marami mga vlogger na yun sa, tungkol sa disclaimer. Yun, hiyang sa kanya, pero yung hindi sure na hiyang sa iba, yung product na yun. Diba? So, yun sa akin naman, kasi yung bibigay kong tips is, I think, wala naman kasing kailangan bilhin or whatever para gumanda or hindi ka magkaroon ng tagihawat. Actually, bagong gising talaga ako. Ayan. Bagong gising ako, naghilamos lang ako. Tapos, ayan, hindi nga ako nagsuklay. Napaka-mess ng buhok ko. Anyway, hindi yun yung issue dito. Yung issue dito is yung tips na ibibigay ko kung bakit nananatili na yung aking mukha is hindi nagkakatagihawat kahit sobra na akong stress, kahit sobra na akong magpuyat. As in, kahit gabi-gabi ako napupuyat. And then, yung siyempre tayo mga nagkukusina, yung oil na niluluto natin, isa yan kasi sa nagiging bacteria sa face natin. So, hindi natin yan may iwasan. Pero still,
thanks God, and hindi ako nagkakatagihawat. So, bigyan ko kayo ng 5 tips, paulit-ulit yung 5 tips ko. Inip. Ayan. Una, ay yung 3 steps. 5 tips siya, pero yung first tips is merong 3 steps. Yun yung cleanse, toner, and moisturizer. Pero, yun talaga yung basic na kailangan gawin natin, girls. Yung after natin maghilamos, kailangan natin mag-apply ng toner. Yung toner na hiyang talaga sa atin. Kasi yung toner, hindi kasi porke naghilamos tayo, yung dirt niyan matatanggal na. No. Kailangan natin siyang gamitan ng toner. Makikita naman natin sa cotton na medyo ma-brown, may item. So, ibig sabihan, may natitira pang dumi na hindi kayang tanggalin sa hilamos, diba? And then, after nun, lalagyan mo siya ng moisturizer. Moisturizer talaga. Kasi yung moisturizer, nakaka-help siya sa skin natin. Nagde-dehydrate talaga siya. Kaya nga moisturizer eh. Diba? Anyway, ako po kasi ay hindi gumagamit ng toner. And ang moisturizer ko po ay hindi ko ginagamit gabi-gabi o gadahilamos ko. Ang moisturizer ko po ay ginagamit ko lang if ramdam ko na yung face ko ay nagdra-dry, lack of water. Kapag medyo tamad. May mga panahon kasi na tamad akong uminom ng tubig. So may time na parang I feel dry. Nag-dry yung face ko. Tapos, syempre, yung weather. Minsan, sobrang init. Nag-dry yung face mo. Doon lang ako gumagamit ng moisturizer. Sa gabi. Sa gabi lang. And, ito yung ginagamit kong moisturizer. Pakita ko sa inyo. Yung pants na kulay. Ano bang kulay to? Mint green. Ayan. Light moisturizer. Non-oily. Fresh feel. Ayan. For soft and glowing skin. Meron na kasi siyang vitamin E plus glycerin. Actually, maganda to. Na-try ko siya. First time ko. Ito yung kauna-unahang paggamit ko ng moisturizer. Itong unang to. Anyway, wala pa siyang, hindi ko pa siya nagagamit ng 1 month kasi hindi ko naman siya ginagamit gabi-gabi or every time na maghihilamos ako. Basta minsanan ko lang siya ginagamit para lang ma-relieve ko yung dryness ng mukha ko. And yung kagandahan nito, yung kagandahan nito baka kasi maka-help din sa iba, ginagawa ko siyang body cream. Oo, body cream. Pag ina-apply ko siya sa ganito ko, hindi siya oily. Mas oily pa yung mas oily tsaka sticky pa yung lotion. Pero itong cream na to maganda siya. Kaya medyo paubos na siya. Kasi ginagamit ko siyang lotion, hindi lang siya sa mukha. As in buong katawan ko, ginagamit ko siya. Ayun. Yan, after kong maghilamos, maglagay ako niyan kapag dry yung mukha ko. Pero kapag feel ko naman na hydrate yung mukha ko, hindi ako naglalagay niyan. Hindi ako naglalagay ng moisturizer. And ang paghihilamos po na ginagawa ko is morning, pagkagising ko sa umaga. Hindi po ako nagsasabon ng mukha. As in warm water lang. Hindi siya sobrang lamig, hindi siya sobrang init. Warm water lang, and then pat dry lang po. Minsan tissue nga lang yung ginagamit ko pang pat dry sa kanya para lang matuyo siya. And then ayun, whole day na ako magtitrabaho niyan, then ulit na lang yung paghihilamos ko sa gabi bago ako matulog. Sa gabi naman bago ako matulog, o syempre pag naligo ka kasama yung paghihilamos syempre. So sa gabi naman kapag nag-shower ako, kapag naghilamos ako, yun meron na siyang sabon. And yung sabon na ginagamit natin, na dapat natin gamitin is yung mga parang baby soft. Sorry. Baby soap. Kasi soft siya sa mukha. Mild siya. Pero,
May pero na naman ha, kasi ako to eh, ayong yung sa sarili ko, yung aking sinishare dito. Ang gamit ko pong sabon sa mukha ko is Koji San. So, yun lang po talaga yung hiyang sa akin. Kapag gumamit ako ng ibang sabon, pakiramdam ko nagpapalit-balat yung mukha ko. So, Koji San po talaga yung ginagamit ko. So, nagsasabon lang ako ng mukha ko kapag gabi, pag bago ako matulog, and lukewarm water. So, minsan kasi medyo matapang yun kapag sensitive yung mukha natin, i-direct natin sa mukha natin, medyo mahapde, di ba? Lalo na kapag meron tayo mga hindi pa, mga open pores. So, ang ginagawa ko sa kanya, wash ko lang siya dun sa kamay ko. Pag bumula na siya, tapos lang i-rub ko siya dun sa face ko. Yan, i-rub ko siya dun sa face ko hanggang sa maging para siyang, ano, para siyang cream. Pag para na siyang cream, tapos saka ko siya hihilamusan. Then, pat dry again. Ayun. So, yun po yung first step. So, nasa sa inyo, kung magto-toner kayo or magmo-moisturizer, it's depend po yun sa type ng skin, face skin ninyo po. Then, yung second ko na ginagawa is about sa ating towel na ginagamit. Yung towel natin is advisable po siya na gagamitan ng exchange ng Godlinggo or once a week, ganyan. Pero ako, every 3 days po, naglalaban na ako ng towel ko. Siyempre po, kasi yung bacteria na ginagamit natin, punas tayo dito, punas tayo dyan, yung bacteria, naiiwan kasi yan dun sa towel natin. Oo. Naiiwan yung bacteria. So, paulit-ulit lang yung bacteria, sasalin ulit sa mukha mo, magpo-form ulit yan ng dirt, magiging pimples ulit yan. So, yun, i-avoid din po natin yung mga bacteria. Diba? So, yung towel natin, kailangan natin palitan ng once a week or twice a week. Yun sa akin, every 3 days talaga. Every 3 days, nilalabahan ko na siya. Yun. At saka yung towel ko ay, hindi siya lagi yung ginagamit ko sa mukha ko. Sometimes tissue talaga pagdating sa mukha. Tissue, yung soft. Ayun. And then, yung pangatlo is yung healthy foods. So, yun dito sa Singapore, yan. Kahit lagi akong puyat, as in talagang, puyat talaga ako, aswang ako eh. Joke. Hindi, sa gabi talaga, gising na gising ako. Yan, minsan inaabot ako ng 3, 2, kapag hindi ako makatulog, yan. Puro ako yun. And, yung healthy foods, kailangan lagi tayo magprutas. And gulay. Iiwasan po natin ang mga carb at iiwasan natin ang sugar. Pero ako, lagi talaga siyang may pero. Ako, mahilig ako sa chocolates. As in, pakita ko sa inyo. Kanina kasi off ko. So, eto naman ang show. Dami ko na naman chocolates. Ayan. Kainin ko na naman siya tuwing gabi kapag ako ay nagugutom. Ayun. Mahilig ako sa chocolates. Pero syempre, hindi naman porque mahilig tayo sa chocolates, lahat ng sweet na yung kakainin natin. No? Yung carb, iwasan din natin yung carb. Medyo nagle-less na rin ako sa rice, kaya siguro medyo nagiging skinny ako. Kasi dati takot ako kung magkanin. As in talaga. Tataob yung kaldero. Pero ngayon talaga, nagagaya ko na yung kung paano kumain lang ng kanin yung mga lolo't lola ko dito. Kaya siguro nagiging skinny din ako. Nalilas ko yung carb, yung kanin. Yan yung mga patatas. Yan yung malalakas yung carb. Then sugar. Chocolate lang talaga, di ko maiwasan kasi yan yung happy pill ko. Yan yung stress reliever ko. Ang magkakain ng chocolate. And, kailangan natin kumain ng prutas, ng gulay. Yan. So far, dito, kaya kahit gaano ako ka-stress at kapuyat,
Di pa rin ako nagkakaroon ng tagihawat kasi araw-araw kung ano yung kakainin prutas ng employer ko, yun din yung kakainin ko. And syempre, ang pagkain nila is pagkain ko rin. So sila, syempre, alam naman natin na masyado silang maingat sa mga pagkain, lagi din silang may gulay, ganyan. So, yung go, grow, and glow natin pagdating sa pagkain is lagi nila yan nasusunod. So, yun din yung kinakain ko. So, ayan. Lagi ako may prutas ako everyday. May gulay ako everyday. Ayun. And then, yung 8 glass of water. I-maintain natin na 8 glass of water talaga tayo. Kasi, yan yung magbibigay ng moisture sa face natin para hindi yan madry, para hindi siya agad magkaroon ng tagihawat, hindi agad siya dapuan ng mga bacterias. Ayun. So, yun yung pangatlong tip. So, yung una natin is yung cleanse. Yan yung cleansing natin sa face. Pangalawa natin is yung pagpapalit ng towel. Ayan, yung pangatlo natin is yung mga healthy foods natin. Then, yung pang-apat is ice cube. Hindi ko naman siya laging ginagawa. Minsan lang pag sinisipag ako. Tamad kasi ako. Anyway, yung ice cube. Kapag medyo nasa mood ako. Wala lang, ang sarap lang niya. Ice cube ka, siya ng pores. Nakaka-close ng mga pores sa mukha. Yung ice cube talaga. Tsaka masarap siya, parang nababanat yung mukha mo. Kaya siguro medyo, ayan. Ayan siya talaga. Kasi yung ice cube. Pero hindi ko siya laging ginagawa. Kasi nga, tamad nga ako. Tamad ako mag-asikaso ng mukha ko. Ayun. Kung ano lang yung madali para sa akin, yun lang yung gagawin ko. Ayan. So, nakakatulong naman kasi hindi naman ako nagkakatagihawat. Ayan. So, yung ice cube yan, nakakatulong din siya. Halimbawa, meron na tayong tumutubong konting tagihawa, syempre, di ba, mamumula yan. So, yung ice cube, lagay mo siya doon, idampi mo siya doon sa mismong area na may pimples. So, malilesan yung pamumula niya, tapos yung pores niya talaga ay liliit. So, hindi lalabas yung oil doon sa mukha natin. Ayun. And then, yung panglima natin is yung iwasan natin yung hawakan yung ating mukha, lalo na kapag nasa labas tayo at o kaya tayo nagtatrabaho, lalo na pag tayo nagluluto, naglilinis ng bahay, or nasa labas tayo, kasi yung kamay natin yung pinakamaduming part, hindi naman pinakamadumi, isa siya sa pinakamaduming part ng katawan natin, kasi marami itong nahahawakan, diba? Marami siyang nahahawakan. Kung hindi tayo aware doon, maghahawak-hawak sa mukha natin. So, yung bacteria, mag-form siya sa mukha natin. So, yun na yung magiging cause ng tagihawat. Diba? So, sanayan, kung tayo ay merong mannerism, habit, awan ko kung anong tawag doon, na lagi tayong punas ng mukha. Ako kasi ganito. Ewan ko, yung mga nakakilala sa akin, yan, alam nila yan. Mahilig ako maganto. Mahilig ako maganyan. Ginagawa kong panyo at tawel yung kamay ko. Pagpawisan yung ilong ko, lagi akong ganyan. Yan. Ewan ko, nakasanayan ko na yun. Sa mga nakakilala sa akin, alam nila yan, yan. Habit ko yan. Yung kamay natin, kailangan natin sanayan na lagi tayong merong hand sanitizer. Kapag nasa labas tayo, kailangan tayong may hand sanitizer o kaya alcohol. And then kapag nasa loob naman tayo ng bahay, syempre lagi tayong maghugas ng kamay. With soap. Ayun. Bago natin hawakan yung ating mukha. Kasi magkakaroon kasi talaga ng bacteria yung mukha natin na nanggagaling sa mga kamay natin. So, yun. Yun lamang yung aking 5 tips. Sana may nakuha kayo. And ito yung mga hiyang sa akin, ha? Ito yung mga hiyang sa akin. So, kapag hindi hiyang sa inyo, so, try nyo po kung ano yung mas makabubuti. Pero dito kasi wala akong masyadong gamit na medical, na chemical sa mukha ko. Ano lang, ito, minsan na lang siya, hindi ako nagtotoner. Then yung Kojic naman na sabon ko, talaga yung sabon ko, yung Kojic, san talaga. Kasi doon ako hiyang. Tsaka doon ako namumuti. Just,
Ayan. So anyway, yan lamang po yung aking tip. Maraming maraming salamat po. Paki-subscribe na lang po ng channel ko kung nagugustuhan niyo yung channel ko. And sa mga susunod na video para maging updated po kayo, click nyo lang po yung notification bell natin. Anyway, magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Sana po ay meron kayong nakuha sa tip na ibinigay ko kung bakit hindi ako nagkakaroon ng tagihawat sa kabila ng stress and puyat na nangyayari sa akin. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. God bless you all and good night.